You know, good news, good news, good news. Hear ye. Para sa lahat ng mga driver na may lisensya. Siyempre, nililinaw natin na yung driver na may lisensya. Hindi naman kasi lahat na nagmamaneho lisensyado. Right? Ayan, periodic medical exam or PME para sa mga drivers na may lisensya. Ayan, sa drivers, sa mga may driver's license, inalis na ng LTO. Okay? Hindi na uobligahin ng Land Transportation Office na sumalang sa karagdagang medical examination sa mga driver's license na may bisang 5 at 10 taon. Ayan. Magandang balita ito. Pero ano nga bang pinagmulan nitong pahayag na to ng ating hepe ng LTO na baka sabihin na naman ng iba, nako, hindi na magkakaroon ng periodical medical exam. Eh di marami na naman yan yung mga bugok na pamoting driver, single man o four wheels man o ano man ang dinadala, na lalo na yung mga bangag-bangag na sinasabing ganun. Yung ba ang dapat basihan? Yung kada taon na ikaw ay magme-medical exam? So, tunghayan natin itong, basahin natin itong balita na to, but this is truly a good news para sa lahat ng may driver's license. Okay? Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. This is Dadrick again, talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasa ang panig man tayo ng mundo. Muli tayo humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental, sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan. So, ayun nga, may magandang balita na nanggaling dyan sa LTO, coming from LTO Chief J.R. Tugade. Ngayong at ninyong napanood na ating pasakalye regarding nga dyan sa PME o yung Periodical Medical Examination na wala na. Right? So, magandang balita ba to kung tutusin or a not so good news para sa mga tao na nag-iisip na isang beses, isang taon, tananggal pa. Tapos yung mga adik-adik na nagmamaneho dyan, yung mga pasaway. Basihan ba yung isang beses, isang taon kang nagpapamedical? Kung ikaw man ay may karga pagka nagmamaneho. Right? Ganun kasi yung nagiging basihan dun eh. But before we move forward, please, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayin at balitaktakan at please share so we can spread the love and the knowledge, okay? So, to move forward, basahin natin itong magandang balita na to dahil ito ay isang magandang balita na iwas istorbo sa mga nagmamaneho. At yung naging sagot tungkol sa mga ganun tanong na hindi ba delikado na hindi na magkakaroon ng PME ayon mismo sa LTO Chief J.R. Tugade. Okay, so tara. Ayan. Updated yan. It was posted 5 hours ago sa Presidential Communications Office. Hindi na uobligahin ng Land Transportation Office or LTO na sumalang sa karagdagang medical examination sa mga may driver's license na may bisang 5 at 10 taon. Kasunod ito ng direktiba ni LTO Chief J.R. Tugade na amyendahan ng LTO Memorandum Circular 2021-2285 o ang Supplemental Implementing Rules and Regulations of Republic Act 10930. Sa ilalim ng nasabing memorandum, bukod sa regular na medical examination bilang requirement sa application ng bago o renewal ng driver's license, obligado na sumalang sa periodic medical exam or PME ang nabigyan ng 5 taon at 10 taong validity o visa na lisensya ng pagmamaneho. So
So, umiiral na panuntunan ng periodic medical exam ng individual na may driver's license na 5 taon. Ang validity ay ginagawa sa 3rd taon ng petsa ng kapanganakan mula ng makuhang lisensya, habang tuwing 4th at 7th taon ng petsa ng kapanganakan mula ng makuhang lisensya para sa may 10-year validity. So, yung periodic pala ay hindi naman annual. Diba kasi iniisip annual eh, diba? So, para bang ano yun? Kasi, kaya nga tinatawag na periodic, para sa sasakyan niya, periodic maintenance or PMS, diba? May struktura yan ng schedule. So, kung 5 years ang iyong lisensya, ang nakalagay sa lisensya mo, is yung 3rd taon. Then, kung 10 taon, ang validity ng lisensya mo, eh, may 2 beses kang periodic medical examination dapat, no? Yung 4th at 7th taon. So, totally, ito ay inalis na. At ano ba ang mga naging kadahilanan ni Chip Tugade? Ngunit ayon kay LTO Chip Tugade, minabuti ng ahensya na hindi na obligahin ang periodic medical examination batay na rin sa ginawang pag-aaral, mga nakalap na datos at mga konsultasyon. So, epektibo kaya ito? Hindi kaya marami yung kinakabahan sa inyo? Sasabihin na, naku. Eh, sabi nga, eh, nakakatulong ba talaga yung periodic medical examination or hindi? Ikaw na rin nasasagot. Kaya kung ano man ang iyong pananaw, huwag kalimutan. Nandiyan naman yung comment section para sabi nga, pwede nating sundutan itong balita na ito just in case na ikaw mismo bilang nagmamaneo, hindi ka komportable. Right? Lumabas din anya sa mga datos na ang kabiguan na sumalang sa periodic medical examination ay hindi kabilang sa mga dahilan ng aksidente sa lansangan. Ayan. Hindi naman talaga eh, kasi madalas yan minsan mechanical error or yung decision making ng driver, di ba? Ang pinaka-importante talaga dyan is yung skill sa driving, knowledge, yung napaka-importante sa daan. Kahit sabihin pang napaka-healthy mo, no? Maganda ang iyong mental awareness, no? Yung mental health tsaka physical health. Yes. Eh yung skill eh kulang, baliwala pa rin. 'Di ba? There's no empirical data saying that the period medical examination could prevent road crashes. Yan ang ayon kay LTO Chip Tugade. Dahil dito, sa ilalim na ipatutupad na pag-amyenda ay 1 beses na lang ang mandatory medical examination at ito ay tuwing bago makakuha o makapag-renew ng driver's license. So, balik na siya sa normal. Okay? Kasi yung pagkakatalaga niyang periodic medical na yan is nung tatatandaan niya, nung paro ni PRRD, alam niyo naman yung mga mambabatas, high and low. No? Masyadong komplikado mag-isip. Hindi kasi yung mga natural. Unang-una, may mga kanya-kanyang driver yan. Diba? Eh, siyempre, pagka dumadaan yan, may convoy yan, may mga kasama security yan. So, para bang kanilalansangan, in natural way, hindi naman talaga nila na-experience yung mga sitwasyon sa daanan dahil meron silang guide na kung tutusin, bawal. Bakit nga ba sa ibang bansa? Even the prime minister nga ng ibang bansa or katulad dyan sa mga politiko sa Singapore, eh, nagbabas at nagtetren. Sana mangyari dumating niya sa Pilipinas kung talagang serbisyo publiko sila, eh hindi yung bossing sila sa lansangan at gagawa ng batas na parang pahirap sa mamamayan. At the end of the day, eh hindi naman kapakipakinabang. Ubus lang ang pera natin dyan sa kangangaw-ngaw nila sa legislative side, sa Kongreso at sa Senado. Right? For licenses who will be issued a 5-year validity driver's license and 10-year validity driver's license, the medical examination shall only be required 60 days prior to or on the specified renewal date. Ayan. So, pwede mangyayari lang yung ano, yung medical examination na yun within the last 2 months, no, ng iyong paparating na expiration ng iyong lisensya. So, yun lang yun. Pero ahead of that, eh hindi na siya katanggap-tanggap. So, alamawa, ako, July ako mag-expire. For example, May, pwede na ako magpa-medical. June, July, pwede na yung gano'n, di ba? In advance, or mismo yung araw ng pag-renew, right? So, gano'n lang yung mga magiging takbo na yon. Para naman sa mga Pilipinong may driver's license na nagtatrabaho o nakatira sa ibang bansa,
uobligahin ang pagsasalang sa kanila sa medical examination sa loob ng 30 araw mula nang dumating sa Pilipinas bago sila mapayagan na makapagmaneho. So, dito sa part na to, medyo confusing ito. So, ako, isang OFW. Madalas yan, sa mga OFW, mga kapwa natin OFW, but tayo na-stuck na sa Pilipinas dahil sa ating karamdaman, ano? Uuwi ako, tapos susunduin ako, halimbawa, ng pamilya ko, then nadaladala, may daladala sila sasakyan, tapos sa pauwi, ako na yung magmamaneho pauwi. So, hindi pala siya uubra. So, paano malalaman yun ng LTO? So, dapat magkaroon ito ng coordination regarding sa mga may driver's license na lumalabas ng bansa, mga OFW or gaano ba katagal yung kanilang sasabihin o nakatira sa ibang bansa o nagtatrabaho sa OFW, how yung length ng time na wala ka sa Pilipinas. Ito dapat medyo maging malinaw itong parte na to, right? Kasi medyo confusing. Ano mong i-declare? Ay, bagong dating ako, ay hindi pa ako pwede mag-drive. Bago dating ako, nagpalusot ako, nag-drive ako. So, ito yung mga bagay na dapat matutukan ni Chief Tugade para sa maintindihan ng maayos. Dahil kung hindi naman expired yung lisensya ko, ano naman kinalaman na nanggaling ako sa ibang bansa para mag-medical muna ako. Nagtatrabaho ko sa ibang bansa, automatic may medical din ako doon. Right? Especially kung nagdadrive ka rin doon sa bansang pinagtatrabahuhan mo. Diba? Kami sa LTO ay naniniwala na ang hakbang na ito ay magdudulot ng bagyang ginhawa sa publiko dahil bukod sa hindi na sila kailangan gumastos ng paulit-ulit para sa medical examinations, maiwasan din ang dagdag abala lalo na sa mga mahalaga, sa mga mahahalaga ang oras para sa trabaho. Nasa pagkukusa na lang ngayon ang bawat individual kung nanaisin nilang sumalang sa medical examination. Ayan. So, ang mangyayari dyan is, like, halimbawa, sa kumpanya, ang trabaho mo ay pagmamaneho at gusto nilang matiyak ang iyong health, mentally and physically. Dahil nga siyempre, daladala mo yung sasakyan ng kumpanya, discretion na yon ng kumpanya. At ikaw na rin mismo sa personal mong pagkakangatawan, di ba? Kung gusto mong na-check na medyo pagbay nararamdaman ka pag nagdadrive ka, are you really fit to drive, di ba? Mentally or physically. Sabi nga, minsan-minsan, nandiyan lang sa YouTube, may mga channel-based dyan, nare-review natin yung mga nababago, may nababago ba sa mga signage, etc., etc., kasi awareness yun, di ba? Para hindi ka na nakikipagtalo sa mga makukulit na TMD or tama si TMD, mangungulit pa tayo, di ba? So, yung mga ganun sistema kasi, may anger management, etc., etc., etc. So, it will be your discretion personally para magpasumalang ka sa isang medical examination para safe ka rin habang nagmamaneho. And always remember, pinaka-importante dyan, with or without this medical examination, anuman, kung tapos na yung medical examination mo, yung PME na tinatawag, after a few days, raragasa ka ng pagdadrive ng ikaw ay napasabak sa pistahan, berdeyan, o kasalan, binyagan, na lumaklaka ng sangkatutak, dapat lagi nakalagay sa isip mo na if you drink, don't drive. Okay? Yun ang mga pinaka-importante niyan. But yung ating binigyan ng punto lang kanina regarding doon sa galing ka sa labas, nagtatrabaho, or nakatira sa ibang... Yung nakatira siguro sa ibang basa, pero paano siyang may announce? Kasi, kung existing pa nga yung lisensya mo, how will be able na sasabihin na kailangan ko mo ng magpa-medical exam? Right? Paano i-announce? Paano malalaman na nanggaling ka sa ibang bansa? May coordination ba ang immigration sa LTO? Kaya ito, kung nagdudugtong-dugtong yung sinasabi na magiging isang pattern na tinatawag na digitalization, may magkakaalaman ito. So, magkakaroon agad, magkakaroon ng alert. Yun ang mga magandang tema dyan. Magkakaroon ng alert sa ating mga cellphone, right? Kung sasabihin may active kang SIM card, lalo ngayon registered na yung SIM card, medyo magkakaroon ng alert. Bagong dating ka, Juan, di ba? Kailangan mo muna na asikasuhin ng iyong medical examination bago ka magmaneho, di ba? Pag nahuli ka sa imo-monitor ka, pag nahuli ka ng ano at hindi ka wala kang medical examination, maaaring
ito yung mga consequences sa iyong lisensya. Yung mga ganun sana, kaya yung digitalization program na sinasabi, napaka-importante para magdugtong-dugtong ang bawat galaw ng lahat ng ahensya ng ating gobyerno. But in general, itong balita nito ay isang napakagandang balita. Dahil nga, unang-una yung sinasabi na iwas dagdag sa gastos at yung oras na pag ano mo sa trabaho. Dahil siyempre, kadalas pag araw na bukas ang LTO, ay araw din na nagtatrabaho ang mga Pilipino. Right? So, isang masigabang palakpakan para sa ating hepe ng LTO kay Chip Tugade. At sana yung mga paghihigpit dyan regarding sa mga fixers sa LTO ay sadyang maiwasan na unti-unti na sanang masawata. No, hayaan nyo na maghumingi ng tulong yung mga fixer na yan kay Mr. Upuan na tagapagtanggol ng mga illegal settlers at mga illegal gawain. Right? Pag nagreklamo sa kanya, yun ang tama eh. Diba? So, hindi pwedeng laging ganon. Hindi siya ang batas sa Pilipinas. Kaya delikado, pag yun na naging presidente, isa na lang ang batas. Wala nang iba pa. So, kung nagustuhan mo itong ating magandang balita na ito, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge, okay? Sa muli, ito po si Daddy na nagpapaalala, ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan. Bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ingat. God bless us all. See you soon, guys. And see you later. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big, big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao!